Ayan! Ayan yung picture ng old legislative building. Ayan! Nakita ko rin! Andyan yung picture ng tatay ko bilang Senate President. Sentimental yung parents ko dyan. Paano? Dyan sila nagtangpo. Ayan! Iba naman! Nanggaling na tayo sa aking office. Ngayon, sa Senate Museum naman. Tara! Nako, ang ating mga Senate President, magigiting na Senate President. Nakita natin yung mga regalo ng iba't ibang bansa sa ating mga senador. Ayan, nakakaaliw yan. Originally, sa mga sinaunang panahon, eto yung Senate Maze. Naku po, talaga pampokpok ng aking mga misbehaved or disorderly conduct. Naku, hindi naman ginagamit yan. Parang seremonya lamang. Oh, nandito tayo sa iba't ibang memorabilia. Tignan naman ninyo. Ayan, kay Senator Pacquiao, yung mga regalo, yung mga bills na mga importante. Ayan, nakita ko rin. Andyan yung picture ng tatay ko bilang Senate President. Alam ba ninyo na yung tatay ko, gulong-gulo ako noon kasi nung nahalal siyang presidente, di ko maintindihan. Siya rin ang nagdeklara ng sarili niyang winner. Yung pala, yun ay papel ng mga Senate President. Tapos binasa niya, sabi niya, I, Ferdinand Edralin Marcos of Batac, Ilocos Norte, proclaimed as President. Nako, sabi ko, tatay, dad, bakit? Ikaw din ang nagproklama sa sarili mo. Ay nako, sabi niya, talagang yan ang trabaho ng Senate President. Doon ko nalaman na siya pala ang nagdeklara ng sarili niya pagkat siya ang Senate President. Itong Senate building, hindi naman building ng Senate to eh. Sa GSIS lang kami. Ngayon, naka-annex lang kami rito. Pero dati-rate, yung talagang Congress and Senate building, yung building na ngayon ay National Museum. At pinupuntahan namin yung tatay ko doon, susunduin namin, magdi-dinner kami. Pag may okasyon, may birthday or whatsoever, dadalhin kami dyan sa Selecta. Favorite na favorite namin, kakain ng tapa sa Selecta. At sangkatutak na ice cream para sa mga bata. That was the real treat. Tuwan-tuwa ako noon. Alam niyo, kaya pala kami balik na balik dyan kasi sentimental yung parents ko dyan. Paano? Dyan sila nagtagpo sa cafeteria ng Congress. Hindi pa senator yung tatay ko, congressman pa lang. Pero nasa iisang building. Yung nanay ko, sinundo yung kanyang pinsan na Speaker of the House, Daniel Romualdez. Yung kontrabida ng buhay nila, yung minority opposition, tatay ko. Eh kaso, nung nakita yung tatay ko, yung nanay ko, kumakain ng butong pakwan, gandang-ganda siya. Talagang nabighani. Sino yung babaeng yan? Hoy, wag mong pakialaman. Pamangkin niya ni Speaker. O pinsan, o kamag-anak, wag, babaero ka. Ganon. Finally, may nagmalakas ang loob at pinakilala yung dalawa. And within 11 days, ayun, nagpakasal na, nagtanan sa Baguio. Ganyan ang itsura ng Senate noon. Kasi hindi na kami magkasya. Ang laki-laki na ng Congress, pagkatapos yung Senate, pagkarami-rami. Ang pinagtatakahan ko, ito man o yaan, eh talaga naman, parating ang ginaw-ginaw ng Senate. Sabi ng papa ko, naka-Amerikana daw sila kasi hindi daw niya kaya yung barong. Ang lamig daw. Eh ngayon, ganito rin kami. Pagkalamig-lamig, brain freeze kaya ang ginagawa sa aming mga senador? Bago naging pangulo yung tatay ko, Senate President muna siya ng 1963 hanggang sa 1965. Ngayon, tinatanong ko, anong ginagawa mo dyan? Parati naman nakikita kitang nandyan sa wakwak at nag-golf. Golf ng golf! Sabi ko, nung klase yon. Yung pala, katakot-takot ng meeting. Sabi niya, yung golf, kunyari lang yan. Kasi alam mo naman sa Senado, lahat gusto mag-presidente. Mga sikat kami dyan. Kaya, secret-secret, meeting-meeting, plano-plano. Yung pala yon. Pero ako, nako, hindi naman ganyan ang ginagawa namin ngayon. Puro nandito, puro Zoom, puro project-project. Iba naman ngayon.
aming isang sulok. Ayan, andyan, appear na ako dyan. Andyan, lahat kami. Nako, wala pang babaeng Senate President. Kami yung mga bago, novato na senador. Pero masaya naman, nanibago nga lang ako kasi kahit papano pag governor ka, bossing-bossing ka. Ngayon, andyan ka, uupo, mag-iintay, makikisama ng maigi. Pero masaya naman kasi tuwing my birthday, halimbawa, pasiklaban ng handa. Tapos pag sobrang tagal na, halimbawa, ginagabi na ng hating gabi, budget hearing. Sige lang, walang pikunan. Ang pikon, talo. Ay nako, eto na yung mga bills. At bilang senador, yan talaga dapat ang trabaho namin. Sa awan ng Diyos, matyaga naman ako dyan. Kasi nung bata ako, racket ko yan sa tatay ko. Parang may extra allowance. Ako yung maglilista, take down notes, magta-type, tapos ipa-file yung mga presidential decree, LOI. So, at least, nung unang taong ko pa lang, natapos ka agad yung barangay elections. Pagkatapos, katatapos lamang ng pagpirma ni Presidente Duterte nung Sangguniang Kabataan Expanded para sa mga bagets. Alam naman ninyo, kabataan barangay ako, feeling bagets forever. Panindigan. Ayan. And of course, yung pinakamalaga na napasa namin nung nakaraan eh yung Foreign Investments Act. Sana dito mag-invest ang mga foreigners at mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino at napakahirap ng buhay pagkatapos ng COVID. So hopefully, with the Foreign Investment Act, dadami ang trabaho. Ayan, guys, kahit papano, marami tayong natutunan. Maski ako, naalala ko yung mga sinauna. Ngayon, alam na ninyo dito sa Senate Museum, ano ang mga batas na pinapasa ng inyong mga senador, higit sa lahat, yung madugong trabaho namin sa pagbabudget para magkasya lahat ng kinakailangan ng ating bansa. Samahan na naman ninyo ako next time, ha? Huwag kayong mawawala. Bye-bye!